Magandang hapon po. Ginagamot pa rin sa ospital ang babaeng hiniwa ang sariling tiyan upang mailuwal ang kanyang sanggol noong Miyerkules. Ayon sa mga doktor, inoperahan na raw ang babae at nasa recovery room na ngayon. Balak ngayon ng pulisya na isailalim siya sa psychiatric test at kakasuhan din daw siya ng intentional abortion. Nakatutok si JP Soriano. Hiniwa ang tiyan para paanakin ang sarili. Dugo ang isinugod sa ospital ng Sampaloc sa Maynila ang babaeng ito alas 8 ng gabi noong Miyerkules. Siyam na buwan na siyang buntis. Kwento ng mga kaanak ng pasyente, kutsilyo raw ang ipinanghiwa ng babae sa sarili para makuha ang dinadalang sanggol. 12 centimeters ang haba ng hiwa. Pagkatapos nito, siya mismo ang nagtahi sa sarili gamit ang ordinaryong karayom at sinulid. Sabi ng patient, sinabi niya dun sa auntie na nilabas niya yung baby, binalot niya ng kumot, tapos nilagay niya sa ilalim ng kama. Tinanong namin siya, anong ginamit mong sinulid? Ordinaryong sinulid. Tinanong ko pa, anong kulay? Puti. Puti. Pero pag nakita mo yung sugat, maitim na kasi may dugo na. Nasyak ako. Pero patuloy raw ang pagdurugo noon sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Sa ultrasound sa babae, nakumpirmang nagbuntis nga siya pero wala na ang sanggol. Nang ipakuha ng mga doktor ang sanggol para masuri, patay na ito. Kalmado naman daw at maayos sumagot ang babae ng tanungin kung bakit niya pinaanak ang sarili. Sabi niya lang, kailangan kong tanggalin kasi maraming magagalit. Pero para makatiyak sa lagay ng kanyang pag-iisip, inirekomenda na ng MPD na isailalim sa psychiatric test ang babae. Nailipat na siya sa Santa Ana Hospital. Ayon daw sa kanyang mga kaanak, midwife ang babae. Nais ngayong malaman ng MPD kung talagang mag-isa lang ang babae nang hiwain niya ang sarili. May pananagutan din daw kasi sa batas ang sino mang kasama niya. The mere fact na namatay yung bata, kahit sabihin pang in good faith siya, o kahit sabihin niya pang nagtitipid siya, kaya hindi na siya nagpadala sa ospital, still, andun yung liability niya, namatay yung bata. So we considered it as intentional abortion. Ano mang araw sa sampahanan ng reklamong intentional abortion, ang babae, hirap pa rin ng pulis na makakuha ng salaysay mula sa babae at kanyang mga kaanak. Ayon sa MPD, nailibing na raw ang sanggol matapos siyang i-turn over sa ilang kaanak at barangay official dito sa Maynila kung saan nakatira ang babae ngayon. Nakausap naman namin ang ilang kapitbahay ng ina at sinabing mabait daw ang pagkakakilala nila sa babae at napagalaman na asawa pala niya ay isang OFW na nagkatrabaho sa Europe. JP Soriano, Nakatutok, 24 Horas.